Yun nga guys, wala ba kayong mga problema dyan? Tara, bigyan ko kayo ng problema. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Diba? De, joke lang. Kung nasaan po kayo ngayon, ay lagi po kayong mag-iingat, umiwas po sa mga lugar na matatao, at lagi pong magsuot ng mask, at panatiliin pong laging malinis ang kamay. Welcome to my YouTube channel. And dito po, isishare ko po sa inyo na kung paano pong magluto, how to cook by step by step. So, yung ituturo ko sa inyo dito ngayon is yung version ko lang po sa pagluluto. Hindi po tayo gagaya ng kung ano-anong bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Yung pinagagawa nila na tapping nila sa luto nila, hindi tayo gagaya nun. Gagawin natin na mas kakaibayin sa atin. Yung pagluto by process, kaya paano masabi? Yung ipa-explain sa inyo kung may idudulot nito, so kung bakit ganyan, bakit ganito. So, ayun po. Wala na po tayong gagawing paligoy-ligoy pa. So, tara na! I said the king's in the building. Tell me how you feeling. Yeah, I said the king's in the building. Tell me how you feeling. Yeah. Nga po guys, bago po tayo mag-umpisa ng luto eh, napaka-importante po talagang mag-ugas muna ng kamay kasi unang-una sa lahat kasi mag-iiwa po tayo. Dapat po yung luto natin is always pong malinis. Yun nga po, eto na po, mag-iiwa na po tayo. Pero bago po yan, tuturuan ko po muna kayo kung paano po humawak ng kutsilyo. Kasi karamihan po nakikita natin sa mga vlogger is kung paghawak nila ng kutsilyo is ganito po. Paano masabi? Ganito po. Pero hindi natin yan i-judge. Hindi po natin sila i-judge. Tuturo ko po sa inyo yung tamang paghawak ng kutsilyo. Ang paghawak po ng kutsilyo ganito po. Itong dalawang daliri po natin, kung makikita nyo po, ayan po. At saka itong kutsilyo natin po, ito. Ang tamang paghawak ng kutsilyo is ganito po. Itong dalawang daliri natin, ihawak po natin dito sa side na to. Ito po. At saka ito na po yung hahawak ng kabuuan sa kamay natin. Tapos, ayan po, para mas mabilis po siya. Di ba parang mas mahirap po yung ginagawa ng iba kasi ganito po is parang, para sa akin is mahirap po yun. At saka, yung paghiwa po nila is mali po. Eh, nakaganyan po yung kamay ng iba po. Mali po yan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! May... baka po mahiwa nyo po yung kamay nyo yan, tsaka hindi po siya safe. Ito po ang tamang paghawak ng kutsilyo po. Ito po, kung nakikita nyo po onion, ito. Ganito po, dapat yung daliri po natin is straight po. O kaya, depende po sa nakasanayan nyo, meron po nakaganyan. Importante nakaganyan. Ayan po, kung makikita nyo. Para sa akin po, mas komportable po pag nakatayo yung kamay ko ganito po. Like sa ganito po. Ayan po. Kahit hindi ko na po siya tignan, wala akong problema. Kasi... oh my God! Wow! Hindi niya po mahihiwa yung kamay ko. Ayan po. Ang makikita po natin sa iba pong karamihan is nakaganto po. Delikado po yan kasi pag tumaas po tong kutsilyo, tsaka hindi po natin mamalayan na medyo tumaas na siya, baka maiwa po natin yung kamay natin tsaka napakadelikado niya. Tarantado! Dapat ganito po ang tama. Ayan po, kung makikita nyo po. Wala po kayong magiging problema pag ganito po yung sinunod nyo. Tsaka depende naman po yung sinakasanayan nyo, pero yung tinuturo ko lang po eh, safe. Safe po. Paano masabi? Ayan po, i-chop lang po natin itong garlic natin. Gagawin po natin siyang mince. Kung nakikita nyo po eh, kung bakit, siyempre ang style po ng iba eh, hindi naman po i-chinachop talaga. So, mince to. Kanya-kanya pong technique kung ano po yung nakasanayan. Ganyan po. Hindi natin sila i-judge. Basta mahalaga. Tsaka ito po. Ito po yung gagamitin natin na chili finger. Kung nakikita nyo po, ang susunod natin hiwain is itong mushroom na po natin mismo. I-slice lang po natin sa tatlo.
Slice lang po natin sa tatlo. Yan po. Ito, makikita nyo po, ganito na lang po kalalabasan ng mushroom natin. Oh my God! Wow! Hindi po talaga siyang buong buo. Yun nga po. Ito na po. Tara na. Lutuin na natin, mga ka-jam. Ito na yung gagamitin natin. Ito na po yung mushroom, yung onion, garlic, at saka yung chili finger. At saka, syempre, kailangan natin gumamit ng chili powder po. Ito po, kung makikita nyo po, chili powder. At saka, salt and pepper. At saka, ito po yung tinatawag ko na secret ingredient ko po. Ayan. Paano masabi? Ayan po, noon, sa ngayon, no name pa siya. At saka na natin yung pangalanan. At saka, nakasanayan ko pong gamitin na mushroom. Ito po, ang Jolly. Oh my God! Wow! Wow, paborito ko to kaysa sa ibang brand. Pero hindi ko naman sinabi na pangit yung ibang brand. Siyempre, nakasanayan lang siguro. Pero, basta ito ginagamit ko, guys. Tara na, lutuin na natin. Ano natin, kawali. Makikita nyo po, siyempre, yung number one na kailangan talaga natin, apoy, tsaka itong kawali natin. Pag wala tayo nito, siyempre, hindi tayo makakapagluto. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Iinitin lang po natin siya hanggang sa uminit po. Tsaka hindi ko po nasabi kung ano po yung ginagamit kong oil. Ito po yung ginagamit ko, oil po. Ayan po, olive oil po yung ginagamit ko. Ayan po, uminit na siya. Lalagyan lang po natin ng konti lang po, mga dalawang kutsara o isang kutsara. Ito kung makikita nyo po, iinitin po natin. Na, pasensya na po kasi isang kamay lang po talaga kailangan ko pwedeng gamitin kasi yung isang kamay umahawak mahawak ng cam. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. So ito na guys, lalagay na natin yung onion natin. Kung makikita nyo sa iba, diba inuuna nila yung garlic kasi mas gusto nila na brown yung garlic. Hindi totoo yan, bola lang yan. Ayan po, i-sustain lang po natin siya hanggang maluto po siya. Kung makikita nyo, sustain lang po natin. Yung sinasabi ko pong yung iba po yung sa atin kasi is kailangan pong ano yung onion, mas palabasin natin yung pinakakatas ng onion. Galing niya. Ito, sustain lang po natin siya ng 2 minutes to 3 minutes lang po. Ayan po, i-add na po natin yung garlic. O, ganyan lang po kasi simple tsaka low budget lang po to, kailangan din natin magtipid, di ba? So, lalo na ngayon kasi ang hirap ngayon, naka-quarantine lang tayo. Ayun na po, i-add na po natin tong mushroom. Nakikita niyo po, ina-add ko na tong mushroom. Kung nakikita nyo po, ayan po, medyo ibabrown lang po natin siya ng konti. Saka iba sa akin is, hindi ko muna po siya tinitimpla kasi kailangan ko po muna siyang i-sustain muna siya kasi mas kailangan natin i-labas yung pinakakatas ng niluluto natin. Hindi lang yung katas ng mushroom, kailangan yung katas ng onion, garlic, saka yung chili po, kailangan umanghang. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Yan po, hindi po kailangan nakikita natin sa chef na karamihan sa chef. Maya-maya is ganyan ng ganyan. Hindi po maluluto yung ano natin masado kasi hagis na ng hagis lang eh. Paano masabi? Yan po guys, mag-a-add na po tayo ng chili powder. Yan po, konti lang po. Yan. Yan, dinipindi po pa anghang po, hindi na puro lang anghang. Ayan po, makikita nyo, medyo brown na siya. I-add na po natin itong tinatawag ko na kanina po na secret ingredient po. Ayan. Oh my God! Wow! Ayan po.
secret ingredient. Ilalagay ko na yung pepper. Ayan po, konti lang po. Depende po sa panglasa nyo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi po yun sa inyo. Kaya maglalagay na po tayo ng salt. Konti lang po. Ayan po. Kung nakikita nyo, konti lang. Konting-konti lang. Pamit naman po kasi kung masyadong maalat na siya. Ayan po, kung makikita nyo. Mga kajam. Luto na po yung spicy, ano natin, stir fry mushroom. Ayan na po. Okay guys, ito na po guys. Tapos na po guys. Ganito lang po guys. Ganyan lang po kasimple magluto ng ating mushroom. Hindi naman po kailangan na bumili tayo ng mamahalin para lang makaluto ng ganito. Kasi sa ngayon is low budget tayo ngayon. Okay guys, ito na guys. Keep platings na natin siya guys. Yun na nga guys.